Ang myoma is ano to? Ito yung pinaka-common na bukol na tumutubo sa matres ng babae. So common ito sa mga edad ng yung tinatawag nating reproductive age. Kung kailan ka pa pwedeng mabuntis sana? So at the peak na nag-ovulate ka. So kadalasan na nagkakaroon ng mga ganito, yung mga maagang nagre-regla, yung mga medyo overweight sila, no? Lifestyle din, malaking factor, yung mga mahilig sa red meat. Hindi masyadong kumakain ng gulay. Alcohol and smoking has been found out to be precursors also for developing myoma. So 99% hindi po ito cancerous, no? Okay. Pero malaking factor po kung ano yung edad. Common po ito at the age of 25 to 44 years old kasi ito po yung peak ng reproductive age period na tinatawag natin. At dun lang siya lumilitaw. So pwedeng wala ka nito nung ikaw ay teenager or in your early 20s, let's say 2019. Yes. Tapos bigla na lang meron by the age of 25. So yung pinaka-common na simptomas na yung mga pasyente pupunta sa amin, there would be changes in the pattern of the menstrual cycle. Okay. So ideally, ang regla, 7 araw lang. Tapos that should be, dapat nagko-consume lang ng 3 to 4 pads in a day. Okay. Pero yung pasyente, sasabihin, doktora, bakit ganito? Ang lakas ko magregla, nauubos ko po yung isang pack sa isang araw to the point na kailangan ko na pong gumamit ng diaper. So heavy menstrual flow, o di po kaya, sabi ko nga, ang regla dapat 7 araw lang, that would go beyond 7 days. May iba po, 10, 15 days, or even longer than that, they would have prolonged duration of menses. Wow! So yes, talagang mapapasugod ako sa doktor pag ganyan, no? Oo. Medyo hindi nga siya normal. Mm-hmm. At sa dami ng dugo na nawawala sa'yo doon, hindi kaya magka-anemia ka, Dok, or something? Oo. So most of the time talaga, ito yung mga pasyenteng sinasalinan namin ng dugo. Kailangan na silang salinan. Yes, no? Pangalawang simptomas na pupunta, they would have like pelvic compression. O di kaya, doktora, bakit ganito? Lumalaki yung tiyan ko, yung puson? Tapos pansin ko po, ihi po ako ng ihi. So, okay, ibig sabihin, yung myoma na lumalaki dun sa matres, nakadaga na dun sa pantog. So, yun yung mga compression symptoms. Mm-hmm. As eventually, it would cause pelvic pain. Okay. So, okay, ihi ka na, ma-feeling mo na iihi ka at medyo masakit. So, yes, iba po ba to sa feeling na para kang merong masakit ang puson or dysmenorrhea? Minsan nasasabi ng mga kababayan. Dysmenorrhea during the first 3 days of menses at the onset, eto po, kahit wala kang regla, no, mararamdaman mo na bumibigat yung sa lower abdomen, okay, hanggang sa balakang. Tapos yun nga, frequent urination ang nagiging symptoms nila. So, wala din namang infection sa ihi. Oo, it's just because malaki na yung bukol. Ah, so hindi UTI, no? Hindi rin UTI. Dok, yung dysmenorrhea symptoms ng myoma. It could be part of a symptom of myoma, pero usually ang dysmenorrhea is a common symptom during the first 3 days of your menstruation. Pero not necessarily may myoma ka, pwedeng meron, pwedeng wala. Yes, kasi ang dysmenorrhea is just excessive production of your estrogen. Diba, niya, no, tuwing nagre-regla tayo, lahat ng babae, during that menses, we produce that hormone which we call as estrogen. Yun yung nagme-maintain ng well-being ng babae. So every cycle we have that. If we produce too much of that, more than what is required by our body, yun na po yung nagkakaroon ng dysmenorrhea. Tutubuan na ng bukol katulad ng myoma, o di kaya yung cyst na tinatawag nating endometriosis na tumutubo naman sa ovaries. Ayun, iba nga po kasi minsan may iba rin pa palang kondisyon na parang may bukol-bukol, pero nasabi nyo myoma is the most common na bukol na tumutubo sa matres ng babae. Sa matres, pero yung iba kasi maaaring tumubo sa ibang part ng reproductive organ. Okay. So it could be myoma, yung polyps na tinatawag natin, na nandun naman yun sa lining ng matres, or pwede namang cyst naman in the ovary. So different disease entity po yung iba-iba, kung depende kung nasa yung bukol na yun. Yung location.
lesion dun sa reproductive organ. Okay, so pagka ikaw po ba ay may myoma, eh nasabi niyo reproductive years, no, yung edad na ang babae pwede sanang mabuntis, mahihirapan po ba siya na mabuntis, doktora? Hindi naman, kasi may mga pasyente kami na kahit may mga myoma sila, may kapasidad pa rin na magbuntis at manganak, no? Okay. Pero malaking factor po yung size ng myoma. So, yun po yung pinaka-determining factor. Usually po, at the size of 6 centimeters, we put that one on close observation. Kasi kung patuloy po na lumalaki, nagko-cause ng abnormal bleeding o di kayong tinatawag na compression symptoms, we give interventional options na po sa pasyente. So, pwedeng medical o pwede rin pong surgical. Okay. Ano po itong medical and surgical? Oo. Meron na po ngayon, parang 2 years ago, may dumating po na gamot dito sa atin, sa Pilipinas, na pag ininom ng pasyente yon, makakatulong para matunaw yung myoma. Okay. Ang mechanism nun, patitigilin yung regla sandali para habang wala kang estrogen, magsha-shrink ngayon yung bukol. Oh, okay. So may iba naman, if they would not respond on the medical treatment, that's where surgery would come in. Ah, so hindi kaagad-agad kailangan ng surgery. Yes. Pwedeng try mo nyo muna paliitin. So may chance na lumiit. Yes.